gusto po ba natin na maging stress-free po tayo, kagaya po ng ating mga alagang hayop, kagaya po ng ating aso, ng ating pong pusa na tayo po, sila po ay nagpapahinga lamang, kakain, magpapahinga at mag-usap. So ano nga po ba ang stress? Ang stress po ay sinasabi dito, ito po ay normal na reaction po ng ating katawan kung mayroon pong pagbabago po na nangyayari. Maaari po itong maging physical, mental, o emotional. Ang stress po ay normal na parte na daw po ng ating buhay. Ito po ay normal na reaction sa isang mapanganib na sitwasyon. Makaka-experience po tayo ng stress galing po sa ating kapaligiran, sa ating pong pangangatawan, at sa ating pong mga pag-iisip. Yan. Sa environment po, maaari pong kung masyado pong maingay ang ating kapaligiran. Yan. So makakapagbigay po ito ng stress. Sa ating pong pangangatawan, kung may napapansin po tayo na pagbabago sa ating katawan na hindi po natin nagugustuhan, at sa ating pong pag-iisip, so marami pong iniisip ang mga tao, lalo na po ngayon sa sitwasyon po natin ngayon. So meron po tatlong uri ng stress. Ang una po ay acute stress. Acute stress po, maaari po itong makapagpabilis ng pagtibok ng ating pong puso. Makakapagpataas po ito ng ating BP at maaari po nitong matrigger ang pagsakit ng ating ulo. Maaari po tayong malungkot. At ito pong acute stress na ito ay nag-a-appear o lumalabas lamang po sa maikling oras. At ito po ay nawawala kapag nawala na po yung stress. So, ano po ba ang mga example ng acute stress? So yung pong mga deadlines natin na kung tayo po ay na late sa ating mga deadlines, yan, maaari pong pag nakakuha po nang tayo ng tawag mula sa eskwelahan ng ating mga anak na tayo po ay pinapatawag po sa opisina. Maaari po ring kagaya noon na maaksidente. So yon, yun po ang mga example ng acute stress. Episodic acute stress. Ano po ang episodic acute stress? So pareho lang po sila ng sintomas ng acute stress. Pero ito pong episodic acute stress ay medyo madalas nating mararamdaman. Maaari pong sa trabaho natin na ang ating pong company o yung ating pong mga katrabaho, yan, tayo po ay nasa-stress out kagaya po na. At ang mga emergencies or yung mga problem po na naipapasa po sa atin ng ating mga kasama. Chronic stress. Ano po ba ang chronic stress? Yan. Ang chronic stress po ay ito po yung tumatagal po sa atin ng mahabang panahon na o taon. Tumatagal po ito ng taon. Yan. Makakasira daw po ito sa ating pangangatawan, sa ating pag-iisip at sa ating pong buhay. Ito po ay example po nito ay yung ating pong poverty, yung ating pong meron po tayong naranasan na traumatic nung tayo po ay bata pa. So yung ibang tao po ay na tinitigilan nila na makipaglaban para mabago po o matanggal po itong chronic stress na ito. Maaari pong ma-experience ng mga tao na may chronic stress ay ang insomnia o yung hindi po nakakatulog tuwing gabi, pananakit po ng dibdib, pagtaas po ng presyon ng dugo, o natitrigger po nito yung ating mind frame. So, bukod po dito sa tatlong stress po na nasabi ko, meron pong pinakamagandang stress o yung tinatawag po na eustress. Ito po ay tinatawag na beneficial stress. Galing po sa Greek word, Greek prefix na eu o eu meaning good and stress. So ito po ay
tinatawag na good stress. So, ito po yung positive na feeling or excitement. O yung tayo po ay may nagawa, na tayo po ay na-fulfill sa nagawa natin, satisfaction. Yan, kagaya po ng paglilingkod natin sa Panginoon. Pag po tayo ay nakakagawa o nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon, ay nararamdaman po natin itong view stress na ito. Ano naman po daw ang major causes ng stress? Lalo na po sa panahon po natin ngayon. So yan, unang-una po, no job. So marami po ngayon sa atin ang mga walang trabaho dahil po sa nararanasan nating pandemya. So nai-stress po tayo, maaari pong pumasok itong stress na ito sa chronic dahil sa simula po nung nag-lockdown ay marami po siguro sa atin na nawalan po ng trabaho. Iniisip po natin siguro saan po tayo kukuha ng pantustos, pangbili sa araw-araw. Yan, kagaya po niyan, sumunod, lack of supplies. Maaari po na nung nag-lockdown, wala po tayong mga supplies, hindi po tayo makalabas. Sinasabi po na stay at home lamang po tayo. So yan, nai-stress po tayo, na natatakot po tayo dahil iniisip po natin kung ano po ba ang mangyayari sa mga susunod. Social and personal pressure, yan. Yung atin pong mga kasamahan o yung mga kasama po natin sa bahay, tapos yung atin pong sarili, yan. Atin pong iniisip, illness or injury. Ito po, papasok po dito yung sa COVID, yung atin pong virus ngayon. Matatakot po tayo. Siyempre, sino naman po ba ang hindi po matatakot sa virus na ito? Tayo po ay nakikipaglaban sa hindi po natin nakikita. So, maaari din po ang pagkamatay ng ating mahal sa buhay, makapagbigay po ito ng stress sa atin. Bagamat alam po natin ang matotohanan ay hindi rin po natin maiiwasan na malungkot o ma-stress from time to time. So economic pressure, mayroon pong mga bilihin na nagtaas, meron pong mga bilihin na bumaba. So yan, unrealistic expectation. So marami po tayong expectation sa atin pong buhay na ina-expect po natin na maging maayos, na maging tama o yung maging maayos siya sa tamang panahon o sa scheduled time. So, yun po ay ng mga nakakapagbigay po ng stress sa ating buhay. Ano naman po ngayon? Ayan, tayo po ba ay stress? Tinatanong po tayo. Ang stress po ay has come a way of creeping into our lives, sometimes without even realizing it. So, hindi po natin minsan mapapansin na tayo po ay stress na. Mayroon pong mga sintomas na kagaya po ng mga nabanggit ko na minor lamang po. At meron naman pong mga ibang sintomas na seryoso at talaga pong nakaka-apekto o hazardous po sa atin pong kalusugan. Ayan, may mga tanong po ako dito. Are you having a hard time making decisions? So, atin pong itala dyan po sa atin, bagamat hindi ko po kayo naririnig, ay atin pong itala, kumuha po tayo ng ballpen at papel upang mailista po natin kung ang sagot po ba natin sa mga susunod kong katanungan ay yes or no. So, unang-unang tanong po, nagkakaroon po ba tayo ng hard time sa paggawa ng isang desisyon? Ayan. Pangalawang tanong po, are you having trouble meeting important deadlines? So, may meron po ba tayong mga problema sa pag-meet ng ating mga deadlines? Nakaka-experience po ba tayo o nakakaramdam po tayo ng mapaguran, pagkaabalisa, pagkaantok, at nararamdaman po ba natin na parang tayo po ay walang sapat na tulog, bagamat natulog po tayo ng 8 hanggang 10 oras sa magdamag? Tayo po ba ay mayroong mababang self-esteem?
ang oras sa isang araw para matapos po ang ating mga gawain sa bahay man po ba ito o sa atin man pong trabaho. Nakaka-experience po ba tayo ng moodiness, pagkawala sa mood, pag-shift ng mood, maayos na mood natin, masaya tayo kunyari, tapos bigla po tayong malulungkot at maiirita, bigla po tayong irritable, or tayo po ba ay nade-depress? So ano po ang mga sagot natin dyan? Tayo po ba ay nagiging parang makakalimutin sa bagay-bagay? Nagkakaroon po ba tayo ng constant feeling? Nararamdaman po ba natin na something is missing or something is wrong? Meron po ba tayong pagbabago sa ating appetite, sa ating pagkain? Kumakain po ba tayo ng mas marami sa ating usual na pagkain? Or kumakain po ba tayo ng less o mas maunti sa ating usual po na pagkain sa araw-araw? Nakaka-experience po ba tayo ng mabilis, irregular, natibok ng puso o pag ano po ng ating dibdib? Yan. Nagkakaroon po ba tayo ng muscle aches, pananakit po ng kalamnan, ng kasukasuan ng atin pong ulo, o nagkakaroon po ba tayo ng migraine? Nagkakaroon po ba tayo ng skin breakouts, wrinkles, pimples? Nagkakaroon po ba tayo ng pagtaas ng presyon po ng ating dugo? If you answered yes to most of those questions, ibig sabihin po ay stress po tayo. Ano naman po ang simpleng tips? Ito po, i-share ko po sa inyo para po matulungan po tayo at ma-manage at mabawasan po ang ating pong stress level na nararamdaman. Avoid caffeine, alcohol, and nicotine. So sa atin naman po, wala po tayong mga ganito, hindi po tayo nagiinom or hindi po tayo naninigarilyo. Ang caffeine at nicotine po ay stimulants at ito po ay nakakapagbigay o nakaka-increase ng level po ng stress natin rather than reduce it. Ang alcohol po ay depressant kapag large quantity. O yung kapag marami po na tayong nainom, nagiging depressant po ito. Pero nagiging stimulant po ito ng ating stress kung maunting amount lamang po ang ating nainom. So mas maigi daw po na tayo ay uminom ng maraming tubig sa isa araw-araw at yung natural fruit juices po na maaari nating gawin, kagaya po ng ating mga prutas, pwede po natin pong i-juice, i-blender, at yun po ang ating i-invent. At kailangan po nating panitilihin na ang ating pong sarili ay hydrated, at ito po ay makaka-enable sa ating katawan, makakatulong po ito upang tayo po ay makakope sa ating stress. Indulge in physical activity. So, mayroon po tayong mga stressful situation na nakaka-increase po ng stress hormones, kagaya po ng adrenaline at cortisol. So, maaari daw po tayo na mag-brisk walking sa umaga or sa hapon at lumanghap daw po tayo ng fresh air kung wala po tayong time para po mag-exercise. At kagaya po ngayon, quarantine, hindi naman po lahat ay may kakayahan na makalabas o natatakot lumabas, maaari po natin gamitin ang ating gawaing bahay upang tayo po ay ma-engage sa physical activity. Pangatlo po, get more sleep. Avoid po natin, kagaya po na nasabi ko kanina, i-avoid po natin ang caffeine o ang kape bago po tayo matulog. Try po natin na pakalmahin ang ating sarili. Yan. Maaari po tayong mag-warm bath o magbasa po ng ating Biblia bago po tayo matulog o yung mga calming books kung ano po ang meron tayo. Kailangan po nating kalimutan yung mga bagay
na nakakapagpa-worry po sa atin bago po tayo matulog. Kung tayo po ay parang irritable sa ating pong kwarto, maaari po rin nating ayusin ang ating kwarto at ang ating bigaan sa mas comfortable po na kura. So, talk to someone. So, ang pakikipag-usap daw po sa ibang tao, sa ating pong kapamilya, sa ating pong church member, bagamat hindi po tayo nakakapag-usap ng face-to-face, ay maaari po natin gamitin ang ating social media, ang ating pong video call, andyan po si Facebook, upang makamusta at matawagan po natin ang ating mga kamag-anak at ang ating pong mga kaibigan. So, nakakatulong po ito upang maalis at pailabas po natin yung ating pong mga iniisip at nadidistract po tayo sa ating pong mga stressful na thoughts na iniisip. Take control. So, maaari po tayo humanap ng solusyon sa ating pong mga problema. Mag-decide po tayo kung ano po ang mas makakabuti o yung bad points ng isang decision natin. Maaari po natin itong i-write down at paano po ba natin ito susolusyonan. At mahalaga po sa lahat ay tayo po ay tumawag sa ating pong Panginoon at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Ang anim po, manage your time. We feel overburdened by our to-do list o yung pong ating mga sunod-sunod na gagawin. So, maaari po nating pag-isipan kung paano po natin ito ipaprioritize. Maaari po tayong magawa ng listahan na nasa order kung ano-ano po ang ating susunod na gagawin. At maaari po natin i-engage sa mga gawaing bahay ang ating pong mga anak at para po sila ay rest if you are ill. So, magpahinga po tayo kung masama po ang ating pakiramdam. Huwag po nating pilitin ang ating pong sarili kung hindi po natin kaya. Maaari naman po siguro tayo magpahinga ng saglit na oras kung talaga po masama po ang ating pakiramdam. Set aside some time, even 5 to 10 minutes for yourself each day. So, bigyan daw po natin ang ating sarili ng kaunting oras. So, yan, maaari po tayong magmuni-muni, mag-isip-isip. Try relaxation technique. So, pwede po tayong mag-deep breathing exercise. Yan, inhale, exhale, at ito po ay pwede natin gawin. Mag-inhale po tayo sa ating pong ilong at mag-exhale po tayo sa ating bibig. So, yan, gagawin po natin yan sa loob ng 5 seconds at paulit-ulit po hanggang tayo po ay kumalma. Maaari rin po tayong gawin natin kung ano yung ating mga hobby. Kagaya po ngayon, uso-uso po ang pagga-garden. Yeah, maaari po tayong magtanim. Maaari rin po tayong gumamit ng tinatawag po na aromatherapy. O maaari po tayong gumamit ng extract ng mga plants na natawag pong essential oil. Yan. So kung meron po tayong makukuhanan, mas makaka-relax po ito. Magpa-massage po tayo. Yan. At panghuli po ay kailangan po nating palakasin, palaguin at gamitin po natin ang ating pananampalataya. Makipag-usap po tayo sa ating Panginoon, mag-meditate po tayo at mag-worship po tayo kasama po ang ating pong mga kapamilya. So wala pong iba na makakatulong. Ang Panginoon lamang po talaga ang ating makakausap, masasandalan po ang makakapagbigay po sa atin. Tayo po ay araw-araw na makipag-usap po sa ating Panginoon at surrender po natin lahat ng ating stress, ng ating worry sa ating Panginoon at siya na po ang bahala sa ating lahat. So, tayo po ay magbigay ng oras para sa break. So, yun lamang po. At maraming po salamat. Ako po ay nakatulong.